Magandang araw mga ka-channel. Ang pag-uusapan natin ngayon, ang paksa natin ay itong bayabas. Puno ng bayabas. Ang puno ng bayabas ay isang uri ng prutas na karaniwang tumutubo sa mga tropical country tulad ng Mexico, Peru, Caribbean country at saka Pilipinas. Ito ay lumalaki mula 3 metro hanggang 10 metro. Ang bunga ng bayabas ay kulay berde at paghilaw, pero pagka hinog na, ito ay nagiging dilaw. Mayaman to sa vitamin A and C. Masarap itong ipaninigang sa karne ng baboy at bangus. Ang dahon naman ng bayabas ay mga gamot sa sinauna. Ito po ginagamit pang gamot, pang lagas, sugat, lalo sa mga bagong tuli. Natatanda ako nung araw, nung tinutuli kami, ito pinanlalanggas at pag pinokpok ang aming pag-aari, ang pokpok ng albularyo, pinangungunguya sa amin ang dahon nito at pagtapos mapokpok ang dulo ng pag-aari namin, ay ginagawa itong iluluwa at tatapat iluluwa doon sa mismong pinokpok na pag-aari namin. Ito rin ay nilalaga upang panggamot sa katadyan at panlanggas ng sugat. Ang hinog naman na bayabas ng vitamin A and C ay saldyang matamis. Hilig ng mga Pinoy na kainin to na malipa lang. Ayan po ang bayabas. Ang kahoy naman po ng bayabas ay yung aming ginagawang tirador ng kami mga bata. At ang bunga po nito ay sadyang mayaman sa vitamin A and C. Masarap na prutas ang bayabas. Napakasarap po itong ipansigang. Subalit ang ilan po sa mga Pilipino ay hindi po ito. Dadadura po ay aming kilig-kilig. Pero sa akin po talagang gusto po sa ipansigang ito sa karne at bangus. Ang dahon naman po niya, ang kulay berde, ay sadyang gamot panlagas sa sugat, sa nagtatay. Tatanda ko sa inang pag nagtatay ako nila, ilalaga po yan at pinapainom sa amin. Marami pong pakinabang sa bayabas. Napasadyang ito po ay mayaman sa vitamina. Ito po ang kanyang bunga. Yan. Berde. At siya po ay dilaw. At manibalang. Siya po ay nagiging dilaw kapag siya po ay nahinog na. Tamis po. Pero kung daw po, ingat po kayo sa pagkain ng buto ng bayabas. Sapagkat ito po ang nagiging sanhi ng appendicitis po. Ang buto po ay mapasok sa ating appendix. At nagiging sanhi po ng ito po ay kooperahan tayo. Kaya medyo nag-iingat po tayo. Pero napakasarap po ng bayabas. Lalo po pag maliba lang. Ayan po. Ito naman po ang kahoy ng kalusag po. Ginagawa namin tirador. Mayaman po siya sa at ginagamit po ng aking lolo na pang pangalo sa amin noong araw. Ayan po ang aming ang bayabas. Salamat po sa inyong panonood. Abangan lang po yung iba po pong video. Nakatot paano eh. Meron po kayo matutuhan kahit konti. Alam po't magandang araw po sa lahat. At naway pagpalit na lahat ng ating Panginoon Diyos.
And bago kong ibang video. Thank you. Yan po muna. Ang Bayabas. Ang Bayabas.